sa pangarap ko'y lagi ikaw. Sa pagtulog ko, laging dinarasal na sana'y makapiling ka. Ngunit bakit parang ayaw nang tadhana na mapasakin ka? Sana sa aking pag-isip tayo na nga. Magandang araw, ako po si Bal at welcome sa Kwentong Musikero. At ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-mix ng aking boses sa aking mga cover songs. Iisa-isa natin yung mga step at para masundan mo yung mga proseso mula sa umpisa hanggang matapos yung kanta. Ang video na ito ay para dun sa aking mga kaibigan, ng mga nagtatanong dun sa aking mga ginawang mga past na videos kung pwede raw gumawa ng isang video para sa mixing naman ng boses. Yung mga mahilig mag-cover ng song, gusto nila matutunan kung paano ako nagmi-mix ng boses. At ngayong araw ipapakita ko sa inyo yung paraan ko ng kung paano ako nagmi-mix ng boses para sa aking mga cover songs. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga plugins na ginagamit ko at sana makatulong ito sa inyo sa lahat ng mga gustong gumawa ng mga cover songs. At kung bago ka pa lang sa channel na to at hindi mo pa nagagawa, please like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ngayon puntahan na natin yung video. At nandito na tayo sa Studio One. Ito yung aking ginawang session, yung narinig nyo kanina sa intro. So para sa demonstration natin ngayon, gumawa lang ako mabilisan ng mga instrument tracks at isa-isayin natin. At yung laman ng aking session. Bali, isang gitara na nag-double track lang ako para magkaiba yung timpla nila ng dalawang gitara na to. Then may mixing solo, then yung piano strings, then yung isang string na nandito. So ano lang, simpleng backing track lang ang ginawa ko para lang may ma-demo tayo sa inyo. So mag-focus tayo dun sa boses, syempre. Ito yung sa taas, ito yung vocal track na ginawa ko kanina na narinig nyo dun sa intro. So, ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung mga inilagay ko dun sa effects chain niya. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung paano yung aking mga ginawa. Pero maraming paraan kasi ng pagmimix ng boses, ng instrumento, at syempre lahat yan pinag-aaralan mabuti. Depende sa pagkaka-recording. Yung source mo kung maganda, syempre kung maganda yung pagkakatracking ng instrumento o ng boses, syempre mas madali siya sa mixing. Hindi ka na mahirapan ang mga adjustments at kung ano na pang paglilinis ang kailangan. So sa boses, pakinggan natin siya. Dry lang muna, walang kahit anong processing na ginawa. So ito yung unang part, yung sa verse. Solo muna natin. Bakit kung kailan umasa? So may mga marinig tayong mga mahinang bleed nung acoustic guitar. Syempre normal yan pagka acoustic yung ginagamit mo. So talaga magkakaroon yan ng kahit konting bleed dun sa condenser mic. Lalo kung live recording ang ginagawa mo gaya ng ginawa ko. Ang unang part na ginagawa ko kapag nagmi-mix ako, syempre nililinis ko muna yung vocal track. Una kong hinahanap yung mga part na maiingay, syempre, kasi hahalo sa mismong audio yung ingay na yan. Yung mga hiss,
yung mga sounds ng halimbawa mga electric fan, yung mga air conditioner nyo kung meron man, at yung mga static. Pero dito sa recording na nagawa ko, mukhang malinis naman siya dahil nagpatay ako ng aircon kanina at ng electric fan. So minimal yung minimal lang yung ingay na na-capture ko. So pakinggan natin. Di ka dumarating. Halimbawa, meron ka pa rin naririnig ng mga ingay. Pwede mo namang tanggalin yon, eliminate mo yung mga part na yon, bali manually syempre. Pwede natin siyang i-split. Then erase. Then hanap pa tayo. Halimbawa, itong part na to, pakinggan natin. Bakit? Halimbawa, yung bakit tapos yung pagitan niya is merong noise. Pwede natin siyang tanggalin manually. Ito yung cutting tool natin. Bakit? Hanapin mo yung part na hindi maapektuhan yung mismong signal mo. Yung boses na hindi siya mapuputol. Halimbawa, ginawa ko, pinutol ko dito ng alanganin. Pinutol ko siya ng alanganin dyan. Then nag-delete ako. Ibig sabihin, mapuputol na rin yung mismong boses. Pakinggan natin, ha? Diba? Putol siya. So, hindi siya, hindi maganda yung pagkakaputol mo. So, putol din yung audio. So, hanapin mo yung part na gusto mo lang i-eliminate. Halimbawa, nandito sa part na to. Andyan siya. Hanggang dito. Kasi ang tamang pagpuputol kasi, bago syempre dumating yung signal na meron na, tsaka magka-cut. So, unahan. Kung sa dulo naman, hanapin mo lang yung part na wala na talagang signal. Then, doon ka nang mag-cut. Then, mag-erase. At pwede nating i-fade out yung part na dulo para smooth yung pagka-exit nung tunog. Hindi bigla siyang putol. Pakinggan natin. Kung kailan umasa. Yan, so kung mahaba yung mahaba itong bakante na to, so may tendency dyan na syempre sa pagitan niya may mga noise pa rin yan. Kung gusto mo talagang eliminate, then hanap tayo ng part na pwede natin putulin. Umasa. So hanggang dito, then before nung signal. Sa mga umpisa naman ng isang salita, usually meron diyang hangin o yung hinga nung singer. Yung iba ini-eliminate nila yon, yung iba naman hindi na nila tinatanggal. So parang natural yung kasama dun sa track. Lalo na kung live recording naman yung ginagawa mo. So normal na lang yon yung hinga na maisama dun sa mismong track. So kung medyo masailan yung tenga mo at ayaw mo ng mga hinga-hinga na yon, so pwede mo rin tanggalin. So gaya ng ginawa natin kanina, kinat natin, then putol, then fade out natin. Yan, so ang linis niyan dahil yung part na yun, nabakante na. So wala nang kahit anong noise na meron dyan. Di ka dumarating. Then pwede ka rin gumamit ng mga noise reduction, yung mga noise gate. Dito sa Waves, maraming pwedeng gamitin. Yung X-Noise, yung pang mga suppressor. Pero kung hindi naman ganun kalala yung noise nung track mo, pwede na yan. Yung mga ambient noise na medyo critical sa tenga, yung medyo hindi maganda sa tenga, yun lang ang tinatanggal natin talaga. Ang first na ginagawa ko after na linisin yung aking vocal track ay yung EQ. Pero high pass lang muna. Hindi ako nagbo-boost ng kahit anong signal sa high frequency at saka sa middle. Bali low cut lang gagawin natin at ipapakita ko sa inyo yan. So naglagay ako ng isang EQ rito. Yan. So nag-cut ako ng low hanggang umabot ng mga 50. So kung depende sa kung yung boses kung gaano kalaki.
Siyempre kung sa lalaki, mas malaki yung boses niyan at so mas malaki yung range ng low frequency sa boses ng lalaki. So ini-eliminate natin lahat yan kasi nagiging muddy yung mix natin sa boses kung hindi natin siya tatanggalin. So pwede kang mag-cut ng boses depende nga sa timbre hanggang below 100 Hz. Lalagay ko lang muna sa default para makita nyo nang meron at saka nang wala. Bakit kung kailan umasa? Then ikat natin paunti-unti para makita nyo yung epekto. Bakit kung kailan umasa? Di ka dumarating. Bali, dalawa yung benefits na makukuha natin sa high-pass filter na gagawin na ginagawa natin. Sa high-pass filter na ginagawa natin kasi tinatanggal natin yung malalaking frequency, yung mga low frequency. At the same time, lumilinaw yung signal natin. Kasi nga, binabawasan natin siya ng malalaking tunog. So, nag-i-stand out yung mas maninipis na tunog o yung nasa high at yung nasa middle. So, hindi mo kailangan isagarin yung tanggal, no? Kasi kailangan din naman natin yan. Sa isang normal na boses, syempre, kailangan din yung low na yan. So, hanapin mo lang yung sweet spot para sa kanya. Kung saan siya magtutunog na malinis na hindi naman ganong kanipis. So, pakinggan natin ulit. Atras ko lang, then hanapin ko yung spot na loop ko lang konti. Bakit kung kailan umasa? Bakit kung kailan umasa? Yan, so sa 50 Hz, medyo para sa tenga ko, okay na siya. Hindi siya lumipis masyado, pero hindi nabawasan naman yung lobo niya. Natanggal yung mga malalaking tunog dun sa low frequency. So, yan yung una kong ginagawa para sa boses. EQ muna, high-pass filter muna tayo. Kasi ang tanong nila, ano ba talaga dapat ang mga nauuna sa effects chain? Yung EQ ba, compressor, or kung ano pa yung mga effects? Bali, wala naman talagang tamang sagot dyan. Depende nga po lahat kasi yan. Dun sa klase nung recording, nung na iminimix mo. So, pwedeng minsan mauna yung compressor bago mo i-EQ. Or minsan naman, kailangan mo munang i-EQ or bago ka maglagay ng compressor. Kasi nga, iba-iba yung epekto ng compressor at EQ sa boses at sa iba pang mga instrumento. So, itong aking pinapakita lang sa inyo is yung paraan ko lang ng pag-mix ng sarili kong boses. Then, next natin yung compressor. Dito naglagay ako ng yan, ng compressor ng Studio One. Then meron siyang mga preset dito. Ang ginagawa ko kasi kumukuha kasi magaganda yung mga presets ng Studio One. So kumukuha ako ng isang presets, then mula doon itutweak ko siya kung ano yung maganda sa pandinig ko. Bali, yun na magiging starting point mo, yung presets. Maaring magbawas ka ng sobra dun sa naririnig mo. Pero siyempre, alamin muna natin kung ano yung gamit muna nung compressor. Ang compressor po ay ginagamit para sa dynamics ng isang instrumento or ng boses. Bali, ang trabaho niya is ipantay yung mga malalakas at mahihinang signal. Halimbawa sa isang part, halimbawa dito sa part na to. Ayan. Pakinggan muna natin. Bakit kung kailan umasa? Di ka dumarating. Ayan. So, halimbawa, may dalawang part. Ayan. Malakas tong Bakit? Part na to. Bakit? Then parang biglang humina rito. Di ka dumarating.
So ang trabaho nung compressor natin is pagpantayin yung mahina at yung malakas. So sa pandinig natin sa buong kanta na yon, parang hindi nagbago na hindi lumakas at hindi humina kasi gumagamit tayo ng compressor. Siya yung nagli-limit at nagbo-boost nung mismong signal. Kung medyo malakas, ibababa niya. Kung mahina naman, itataas niya. So, malaking bagay yung compressor na yan. So, tignan natin. Kumuha ako ng presets na pang vocal. So, ito yung mga value at ang settings na meron yung compressor, yung pang vocal compressor na yon. Then, nagbawas lang ako ng gain. Then, konting release. Medyo hindi masyadong mabilis. Yung attack, ganyan lang din. So ang ginagawa natin, hindi natin pinupersa, malamang mabilisan yung pag-EQ at pag-compress or kahit anong effects ang ilagay mo. Bali magsimula ka sa mahina, pataas. Then tignan mo kung yung nagbabago at yung hindi. Alimbawa, example tayo. Kung wala yung compressor, ganito siya. Bakit kung kailan umasa? Pag meron. Bakit kung kailan umasa? At ang isa pang gamit syempre ng compressor, bukod dun sa nagbibigay siya ng pinagpapantay siya ng dynamics ng isang signal, nagadagdag din siya ng texture dun sa mismong signal. Halimbawa sa boses natin, di ba, kung marinig nyo kanina, parang medyo dry. Bakit kung kailan umasa? Pag meron. Bakit kung kailan umasa? So parang biglang nag-stand out, bigla siya parang in your face agad yung naging dating nung signal, nung boses. Parang biglang umangat, parang nag-move forward yung boses, di ba? Dahil lang dun sa simpleng compressor na nilagay natin. Then ang next na ginawa ko, nagdagdag pa ako ulit ng isa pang compressor. Ito naman yung medyo popular na CLA-2A. Isang klase rin ito ng compressor pero mas maganda yung texture niya. Bali nagsisimulate siya nung mismong hardware ng CLA. Tsaka nung iba pang mga hardware na mga tape, mga tube at mga kung ano-ano pa. So maganda sa lalo sa boses kung gumagamit ng ganito. Maganda yung epekto niya kasi kung mapapansin nyo yung mga recording ngayon na digital, parang ano, napakalinis, napaka-perfect niya masyado. Hindi gaya nung mga naririnig natin sa radio, yung mga dating recording na ginagamitan talaga ng mga tape. Yung texture niya is yung may pagka-vintage na, di ba? Maganda siya sa boses dahil yung feel ng pagiging analog na ibabalik natin. Bali, sinisimulate niya yung mga analog equipments na ginagamit sa recording nung araw. So, maganda yung epekto. So, painggan natin ng wala. Bakit kung kailan umasa? Then, painggan natin na meron. Bakit kung kailan umasa? Yan, di ba? Parang kinakrush niya yung tunog na parang to the point na nagbe-break up na yung tunog niya. Yun yung feel ng isang analog. Yung parang luma, tunog luma. Then ang next na ginawa ko, nag-add ulit ako ng isa pang EQ. Pero dito naman, hindi ako lang masyado nag-cut kasi nga, nag-cut na tayo dun sa unang EQ na ginawa natin. So, nagbawas lang ako ng konti kasi nga, nagdagdag tayo ng compressor, lumakas yung signal natin. Kasi lahat ng ilagay natin dun sa effects chain natin, magdadagdag yan or magbubus yan ng signal. Kaya ang ginagawa ko nakasunod is medyo konti na lang yung idadagdag mo or ibabawas mo dun sa mga kasunod na ng chain. So, dito sa EQ na ginawa ko, bali, painggan natin nang wala mo na yung EQ na to. Bakit kung kailan umasa? Painggan natin ang meron.
Bakit kung kailan umasa? Yan, so nagdagdag ako ng high sa siguro mga nasa sa mga 6 kHz. Nag-boost tayo ng konti para lang medyo mag-shine yung tunog niya. Pero hindi ako nag-boost ng masyadong matinis na high, na sa high frequency. Mula sa 10 pababa, hinayaan ko siya. Basta dito lang ako sa 5K, medyo or 6K, nag-boost lang tayo ng konti para lang magkaroon lang ng shine ng konti. Then sa siguro mga 3 or 4 kHz, nag-boost lang din tayo. Pero medyo malawak. Kung nakikita niyo yung kurba, yan, yan yung frequency niya. So, medyo pabundok dito. Kumbaga, masala, mas may pili yung frequency na kinuha ko lang. Dito medyo malapad siya. So, from 2 hanggang 4 kHz, medyo naisama natin siya. So, parang yung shine lang nung konti doon sa tunog, makuha natin. Then, nagbawas ako ng konti sa 500 kHz, yung sa mid-frequency natin. Then, ang sunod naman na ginawa ko is yung de-esser naman. Ang trabaho naman ng de-esser, yung mga harsh na tunog ng S, yung tunog na S, K, yung mga ganun tunog. Kasi pagka kumakanta ka, lumalabas yan. Kapag nag-compress tayo, syempre lumalakas yung signal. Pag nag-boost tayo ng EQ, lumalakas din yung signal. So, ang tendency lumalabas yung mga highs na yon, mga sa, lalo yung mga salita na nagsisimula sa S, at yung mga tunog na similar na ganon. So, papakita ko sa inyo, ito ay de-esser ng Waves. Yan. Sobrang straightforward lang nitong plugin na to. Bali dito sa audio, mayroon siyang pilian, split and wide. So, ito yung threshold niya. Then, makikita natin mamaya yung signal natin na ibabawas na lang dito. So, painggan muna natin. Hanap tayo ng parte na malakas yung S. Sa pangarap ko'y... So, narinig nyo yun. Ito, maraming S dito. Sa pangarap ko'y laging ikaw kang makasama. So, narinig nyo yung mga S na yun. Ang pangit sa recording nun pag sumama siya. Parang tumutusok sa tenga yan pag hindi natin tinanggal. So, kailangan eliminate natin siya or bawasan natin siya. Kasama. Yun, yung ka. Kasama. Tsaka sa. So, yan. Yan dalawang yan. Makasama. So, ang gagawin natin dyan, i-wide lang natin siya. Then, on natin. Then, tsaka natin na unti-unting ibababa yan. Hanggang sa point na makuha natin yung tamang signal lang na hindi masyadong masakit sa tenga yung S. So, baba natin. Makasama. Makasama. Sa pangarap ko'y laging ikaw. Sa pagtulog. So, narinig nyo yun? Makasama. Pag wala. Makasama. Pag meron. Makasama. So, i-exaggerate natin para maintindihan nyo lang konti. Makasama. Yun. Para na siyang si Coco. Nawala na yung S niya. So, hanapin lang natin doon yung point lang na hindi natin masyadong ma-crush at masyadong mawawala yung letter S. Kumbaga, tatanggalin lang natin yung medyo masak sa tenga. Kasama. Kasama. Makasama. Yan. Then, ang next na ginawa ko, yung nasa huli ng chain ko, is yung API. Ito naman yung para lang maglagay ng texture ulit dun sa mix natin. So, napaka konti lang yung mga inangat natin dyan para lang mag-stand out yung boses. Hindi natin siya masyadong, hindi ko siya masyadong sinagad. Kinuha ko lang kasi yung analog na fill
para lang doon sa kulay lang ng mismong track. So pakinggan natin siya nang wala. Marami ng beses ako masa, ngunit di ako pagbigyan ng tadhana. Ayan, so pakinggan muna natin yung track na wala lahat yung ating mga nilagay. So mapapansin nyo na bilog yung boses. Walang kabuhay-buhay. Parang ganun. So kung meron na, i-on natin. Bakit kung kailan umasa? Diba? Right away nung nalagyan natin lahat ng mga effects na nasa chain natin, nag-stand out yung boses. Nagkaroon ng kulay, nangibabaw siya dun sa mismong mix na kasama na yung mga ano natin, yung mga ibang instrumento. So kunin natin yung hatin part. Ama, sa pangarap ko'y lagi ikaw. So ang pagpapantay naman nung syempre ng boses, importante kasi meron kang studio monitor. Yun ang magiging basihan dapat, kasi yun ang reference natin para kung i-play mo siya sa iba-ibang system gaya ng earphone, ng mga components or car stereo, dapat iisa lang yung maging tunog nila. So dahil wala nga tayo nun ng studio monitor, kaya headphone lang ang ginagamit ko. So hindi ako sigurado talaga kung pantay itong boses na to dun sa mismong minus one. So ang ginagawa ko, tiyagaan lang talaga, i-mix down ko siya, then paikinggan ko sa sasakyan, papainggan ko sa maliit na speaker, paikinggan ko sa malaking speaker, then titignan ko kung ano yung nawala. Kasi minsan ang nangyayari kapag nasa headphone ka nagmi-mix, ang pakaramdam mo maganda yung bass nung mix mo. Ngayon kung ilalagay mo siya sa speaker at pinainggan mo, magataka ka, bakit wala yung ano, bakit wala yung low, bakit puro high yung natira. So kaya ang ginagawa natin dyan, bilang reference, i-play mo siya sa kung anong system ang meron ka, kung sasakyan, sa maliit na speaker, sa earphone, tapos tsaka mo ibalik dun sa mixing, i-adjust mo siya ulit kung gusto talaga natin na ma-achieve yung parang professional na mixing. Ganun talaga ang ginagawa kung wala pa tayong mga reference monitor. So ang gawin natin, painggan muna natin siya. Then unti-unti nating ibababa at itataas yung ating then hahanapin ko yung point na tingin ko na swak siya dun sa kabuuan ng mga instrumento. Kasi ang hinahanap natin is mangibabaw siya pero hindi lutang na lutang. Kumbaga nakahalo siya dun sa gitara, nakahalo siya dun sa strings at sa piano. Pero hindi siya yung lutang na lutang. Hanapin lang natin yung point na nandun siya sa gitna. Nadidinig natin siya ng maayos pero hindi niya kinukuha yung buong yung lakas o yung lahat ng instrumento, hindi niya kinakain. Pakinggan natin. Bakit kung kailan umasa? Di ka dumarating. Bakit kung kailan inakala? Marami So halimbawa, satisfied ka na dyan,
pwede na nating ilagay yung ating last na effects, yung ating reverb. Yung iba naglalagay ng delay sa boses, ako minsan naglalagay din, pero depende sa paggagamitan. Halimbawa, kung balad naman, hindi naman kailangan na may delay siya, pero konting-konti lang, hindi kailangan sagarin. So naglagay ako ng isang effects track dito sa gilid ng ating vocal track. Then naglagay tayo ng isang room reverb. Yan. So andito yung size, yung height, yung width. Kumbaga, ito yung nirepresenta niya, yung isang room. Diba? Kung saan ka kumakanta. Kung empty yung space, yung room, mas malakas yung reverb. Dahil walang nag-absorb dun sa boses mo. So, ang mangyayari niyan, tumatama sa dingding, paikot-ikot lang. So, yun yung reverb. Bali, repetition lang nung na-produce mo na sounds. So, andyan yung height. Depende kung mataas yung ceiling mo. Siyempre, mas malayo yung bounce, pati yung balik. Ganun din yung lapad. Diba? So, dito naman, yung distance naman. So, yung nasa gitna na yon is yung halimbawa ikaw yun. Ikaw yung nire-representa nung nasa gitna na yan. Yung distance nyo, yan, halimbawa tatlo yung tao, yan, kung, syempre kung nasa gitna ka, mas malakas yung reverb o yung echo na mapuproduce nyan kung nasa gilid ka. Kasi mas malapit ka sa dingding, mas mabilis yung time na tatama yung voice mo doon. So, kung nasa gitna ka, mas malaki yung travel pa nung boses bago bumounce sa dingding at bumalik sa iyo. So, yeah, magmimili ka ng distance. Then dito tayo sa taas. Ito naman yung length, yung haba nung reverb na gusto mong gawin at yung pre-delay. So, mamaya paparinig ko sa inyo kung ano yung mga epekto nila. Then sa taas niyan, yung ating master na reverb mix. Then yung dry and wet. Ibig sabihin ng dry, yung signal mo na walang reverb. Then yung sa kabilang side naman is yung signal mo na meron ng reverb. So kung nasa gitna ka, hati sila. Bali, hindi masyadong malakas yung magiging reverb mo. So paglaro natin ng konti, papainggan lang natin. On natin yung ating reverb. So, solo natin yung boses. Bakit kung kailan umasa? So, yung length, ito yung length. Bakit kung kailan umasa? So, sobra yan. Hindi yan normal sa isang vocal track. Pakinggan natin. Bakit kung kailan umasa? Pabasa yung reverb. Di ka dumarating. Then yung dampness, ito yung parang pagputol mo dun sa reverb kung gaano kabilis o gaano katagal mo siya gustong mawala. So, tignan natin. Kung kailan umasa. So, pinuputol niya agad. So, kung dito lang sa mga 55. Bakit kung kailan umasa? So yun, makukuha natin yung magandang tail depende sa pagtutweak mo dun sa length at dun sa dampness at syempre yung combination mo ng reverb ng dry and wet. So painggan natin siya dito sa sa pangarap ko'y lagi. Sa pagtulog ko, laging dinarasal na sana'y yeah, So yung pre-delay naman, yung reflection lang. Yung kanina, yung sinasabi natin yung bounce. Yung bounce lang ng tunog, yun yung trabaho ng pre-delay natin.
So kung mas mataas, syempre mas maraming bounce, mas maraming delay na mabuproduce. So minsan kasi kapag masyadong konti yung reverb mo, halimbawa binawasan natin tong reverb na to sa kanina na ginawa ko, tapos pinakinggan mo siya sa mix, parang wala yung reverb. Diba? At minsan naman parang pakaramdam mo na napakahina ng reverb nilagay mo, pero pagdating na dun sa pinakinggan mo na siya sa ibang system, so parang ang lakas-lakas naman masyado ng reverb mo. So yun nga yung sinasabi natin na kailangan talaga natin ng reference na monitor. Pero kailangan mong gawin yan manual kung wala ka namang studio monitor. So ilagay mo reverb mo nasa pandinig mo sa headphone mo na tama do sa timpla ng boses. Then painggan mo ulit sa system na iba, sa stereo, sa kung ano meron ka. Then tingnan mo kung sakto na ba yung reverb mo or sumobra. Then syempre pagka kung ano yung mapansin mo, then balik ulit sa mixing hanggang makuha mo yung eksaktong timpla ng reverb. So sa isang live na session, palagi ko sakto na tong gantong mix lang. Dahil hindi naman siya pang CD quality talaga. Gusto mo lang mag-cover ng song mo. So ito yung starting point na pwede mong gawin. Pero syempre, along the way, habang nagka-practice ka, natututunan mo pa yung ibang mga technique. So malalagdagan pa yung mga kaalaman mo at pwede mo siyang i-apply dun sa mga mix na ginagawa mo. Kaya kailangan lang talaga ng practice, then kuha ka ng mga idea sa iba, apply mo dun sa ginagawa mo at malaking tulong yon para ma-improve mo yung mixing mo sa boses man yan or sa instrumento. At dyan po na natapos ang video natin para sa araw na to. Sana ay natutunan nyo at nakakuha kayo ng idea kung paano mag-mix ng boses. Ang importante ay practicein natin ang practicein. Kung hanggat maaari, bigyan natin siya ng oras para matutunan natin lahat ng mga proseso ng dahan-dahan. At ang pinaka-importante, enjoyin mo siya. Dahil nga syempre sa pagtsatsaga, lahat naman ng bagay matututunan natin. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Val, at ito ang kwento musikero.